Yan po, sa ekresisya, tingnan natin magiging yung ano, yung lupa yan. Ito yung may Uber, sabi nila, may Grab. Balloon, yan po yung Ephesus. Nakikita po natin yung iba pang parang mga footprints na yan na pinapakitang tinahak po o nilakbay ng installed pub. Acts 19:10-11. At ito'y tumagal sa loob ng 2 taon. Ano pa ang lahat ng mga nagsisitahan sa Asia ay nangaparinig ng salita ng Panginoon. Ang mga Hudyo at kayo din ang mga Griyego, mga Hintig, at gumawa ang Diyos ng mga tanging himala sa pamamagitan ng mga kamay ni Pablo. Ang sabi nga dito sa 2 taon na ito, po, yung nabangit na yan, dito daw nabuo yung tinatawag na pagsulat ni Apostol Pablo sa mga Korinto at sa iba pang address niya sinapakita sa Bible dahil hindi na siya makababalik. So, ipinapangaral niya yung salita sa pamamagitan ng mga sulat samantalang siya nagtatagal sa isang lugar na inabot ng 2 taon. Ano po? Pinapadala niya sa pamamagitan nila Tito, Tychicus, at Erasto, yung mga kasama niya pong mga kamanggagawa. So, dito po ipinapakita yung Asia na kung saan ay yan, yung pagpukuhan na yan, yung tinibot ni Apostol Pablo. Makita niyo po mamaya ang iba pang map, ano po, para doon sa kabuuan. According to the book of Acts, Paul began his first missionary journey by traveling around the region of Galatia and began to strengthen, teach, and rebuke the believers. Paul then traveled to Ephesus, an important center of early Christianity. So, nakasaas po yan sa mga talata. And stayed there for almost 2 years, binasa natin kanina, 1910. Probably working there as a tent maker. So, meron siyang trabaho, hindi siya yung ibang mga mangangaral ng mga sosyal na, ay, nangihirap ako dito, tagalan niyo ako dito. Mga ganun, di ba? Ito si Pablo, hindi. Gumagawa ng sarili niyang kamay. Acts 20, kasahin po natin, chapter 20, verse 33 to 35. Kaya napakaganda ang halimbawa ito, ng mangangaral. Hindi aabot dito yung mga mangangaral natin ngayon ng mga sosyal. Ito, chapter 20, verse 33 to 35, ang sabi ko ay nito, hindi ko inipot ang pilak ni uman o ang ginto o ang pananakit. Sabihin, hindi ako nagnasa o hindi po pinagnasaan ang inyong mga material na bagay sa madaling salita. Nalalaman din ninyo na ang mga kamay na ito, yung kamay niya, ay nangaglilingkod sa mga kinakailangan ko. Yan yung salitang kinakailangan. And to my necessities. Ay, wala akong roll-on. Hihingi sa kasatid. Kung ano-ano yung hinihingi sa kasatid sa pamamagitan ng mga ikasampung bahagi na labas naman sa patakaran ng New Testament at tinopia sa Old Testament. Maraming mayayaman ngayon. Totoo lang ako. Mga pastor at mga mamangaral dahil maraming dibalik sa politika. Hindi ko naman sinisiraan yung mga kumbaga na uniforme ko. Hindi, marami tayo napapansin na ganyan. Inihalimbawa namin sa Apostol Pablo, binabanggit, nararamdaman din ninyo na ang mga kamay na ito ay nakagingkod sa mga kinakailangan ko at sa aking mga kasamahan. Nagbigay halimbawa ako sa inyo sa lahat ng mga bagay na sa ganitong pagpapagal ay dapat kayo magsisaklulo sa mahihina at alalahanin ang mga salita ng Panginoong Yesus na siya rin ang may sabi. Lalo pang mabalag ang magbigay kaysa tumanggap. Makikita natin ayon doon sa binabasa natin talata. Napakahusay na halimbawa ito ng mga mamamaral sa ating panahon ngayon na hindi nag-aasam ng kayamanan ng sanlibutan ito kundi maipangaral ang salita ng Diyos sa abot ng kanyang kakaya. As he had done when he stayed in Corinth, so ganun din yung ginawa niya. Tent maker nga siya. Diba? Paano makakain dito? Ano ang aking ibang bibili? So gumagawa siya ng product na yun, yung tent na yun, na kung saan binabanggit din doon sa 18, chapter 18, verse 1 to 4, ng 1 Corinthians, nang siya ay mag-stay doon sa bahay ni Aquila at ni Priscilla. Sa Corinthians, Acts pala, sorry po, nung siya ay nasa Corinto, Acts 18, chapter 18,
verse 1 to 4. At hindi binabanggit niya, hindi siya umaasa sa mga kapatid.